Magandang gahapon. Narinig po ba kami bigyan ng konting information lang po o background tungkol po dito sa social pension? Ano po itong social pension na ito? Ang social pension ay kasi meron lang ditong target, parang 8,000 na members ng senior citizen na tatanggap ng social pension. Pero ang social pension galing sa national yon. Sila nag-identified kung sino ang bibigyan. Pero sa ngayon, wala pa dito sa atin ang pera. Kasi galing nga sa national, tapos itatransmit sa treasury. At treasury, pag dumating sa kanila, agad dyan ay gusto na agad nila ipamigay dahil ayaw naman nila mag-keep ng di nila sariling pera. Pero talaga, wala pa tayo dito sa Kalapan. Pero oras na inaibigay agad yun sa kanilang, go agad dyan. Oo, talaga, ibibigay talaga agad dahil alam namin ang mga kailangan niya ng mga pensioner. Hindi namin ipo impedi yan. Sino po ba yung mga makakatanggap po ng pension? Bali po, di ba po ang national po nga pipili po nun? Ano po ba yung particular na ano ng senior citizen po? Ano po ba yung batayan po nila sa pagpili po ng mga beneficiary po? Yung mga identified noon na nagtatalagang nagkaka-social pension, yun pa rin yung identified na mabibigyan ng ating social pension na naghahalaga na yan ng 1,000 a month. Ay, ang alam ko dyan, yun pa rin. Wala namang binago. Ano po yung mga mga proseso po sa tingin nyo na kinakailangan po para makuha yung pension kung sakali po na dumating na po sa atin? Alam ko pag dumating sa atin, sasabihin na yung mga presidente ng bawat mga senior citizens organization para tumanggap ay identify yung kanilang mga members na tatanggap. Lahat naman yan ay pasasabihan. At ang alam ko naman ay pagka yung tayo nagbibigay na ng social pension, nandun ang CSWD, nandun ang presidente ng senior, nandun din kami, OSCA, para i-monitor talaga na ibinibigay sa kanila. Mabibigay para sa kanila. Pero sa ngayon talagang wala pa yan. Pero once na dumating yan, 100% na gusto namin may distribute na nga agad dyan eh. Ang inaantay ka lang natin ay magka-universal social pension. Wala tayo magagawa kasi 8,000 lang yung identified sa atin. Pagka yun nagkaroon na siya ng universal social pension, alam ko naman nasa reading na yan, third reading na ngayon, ay lahat na mabibigyan basta senior citizen ng universal pension. Kahit siya may GSIS, kahit siya may SS, mabibigyan siya. Kasi lahat na nga. So, antayin lang natin yun. Kung intay-antay lang tayo, talaga naman yan ay para sa senior citizen. Lahat ng benefits para sa senior citizen, ibibigay. Lalo na ng ating mayora. Gusto nga niya, ma-expand pa eh. Kaya nga yung mga wala pang hindi tatanggap, ay in-identify din namin yung mga pangalan na hindi makakatanggap ng social pension. At bibigyan ng city government ng pension, kahit maliit lang, bibigyan pa rin ng kaunti na parang worth 2,000 pesos. Lahat ng hindi tumatanggap, kahit siya may GSIS at SSS, kung hindi siya tumatanggap ng social pension, mabibigyan pa rin siya. Kasi nasa ako yan, may ordinansa na yan. Sa atin po mga senior citizen, mag-antay-antay lang po kayo. Alam naman nyo kung gaano ko kayo kamahal, alam naman nyo kung paano kayo kinakalinga. Ako'y personal na talagang humihingi pa rin ng dispensa dahil talagang hindi pa dumadating. Pero oras na dumating po yan, 100% mapupunta agad sa inyo. Salamat po.